So yun, ang hirap pumasok sa internet ngayon. Mahina ang internet. So bago ang lahat, nais ko munang i-congrats yung mga unang nanalo sa online quiz natin nakaraan. Sila si Abugan, Macaranas, Someres, Peregrin, Implica, Blay, Bumbuhay, Redoblado, Mendoza, Sanchez, and Montilla. Hello, Montilla. Yan, sila yung good PM, good evening. Sila yung unang nanalo. Sana mamaya maraming manalo. Good evening, Implica. Yan yung mga nag-chat na yung mga winners natin nakaraan. So yan, pag nanalo kayo, may libreng palood, no? But don't forget to subscribe. Si Ignacio, hi. This channel para madali niyo makita. Sayang din yung palood. Malaking tulong. Hello, Blay. Malaking tulong din yan, di ba? Congratulations sa matatalinong estudyante na nanalo ng load sa sunod. Mamaya may pang-load ulit tayo, no? So abangan nyo, makinig kayo. No? Magagaling ang tanong sa ating, hello Pablo, sa ating lesson ngayon. So, congrats sa mga unang nanalo sa online quiz. Good luck later. Ayan. Ang topic natin ngayon ay nasa ika-anim na tayong linggo, ang Revolution Frances. No? Ika-anim na linggo na tayo sa third grading. Pero bago lahat, balik-aral muna tayo ano bang inaral natin ng araan. No? Yung mga nakasagot. No? Please like, share, and subscribe this channel para sa ma-notify kayo kapag meron akong live. Abang-abang lang ha. So, sa nagdaang aralin, tinalakay ko ang mga dahilan, kaganapan at sanhi sa ng pag-usbong ng Revolusyong Amerikano. Ngayon, Frances naman. Kasamang tinalakay ang mga prominenteng tao no, na nanguna upang makamit ng Amerika ang kanilang kalayaan mula sa kolonyalismong Britain. Ngayon naman, ay tatalakayin natin ang mga pangyayaring nagtulak sa Revolusyong Pranses. Ano-ano kayang mga hello, Humeres? Dahilan o sanhi, bakit nagkaroon ng Revolusyong Pranses? Halina, tunghayan natin. No? Revolusyong Pranses. Simula ng taong 1789, ang France ay pinagharian ni Haring Louis the 16th. Isang Bourbon si Haring Louis ha, na ang pamumuno ay absolute. Ang absolutong hari ay tinuturing na makapangyarihan, good evening Bumbuhay, makapangyarihan pinuno ng isang nasyon sapagkat ang kanilang ginagamit na basihan sa kanilang pamumuno ay divine right theory. Ano kaya itong divine right theory? Ang divine right theory ay ang paniniwala na ang kapangyarihan ng isang hari ay nagmula sa kanilang mga Diyos para pamunuan ang bansa. So mas takot kasi ang mga tao sa Diyos. Kaya pag ang paniniwala nila na ang hari ay may basbas ng langit, mas paniniwalaan nila yon. Doon sila nagiging mas makapangyarihan. Next. Ang France ay mayroong tatlong estado. Ito ay unang estado, ikalawang estado, at ikatlong estado. Ang unang estado ay binubuo ng mga pari, obispo, at ilan pang mga may katungkulan sa simbahan. Diba? Diba? Yung right theory nga, diba? May sa Diyos. Ang susunod na ang ikalawang estado naman ay binubuo ng mga maharlika, maharlikang Pranses. At ang ikatlo, ang pinakamarami ay ang mga nasa ikatlong estado. Sila yung mga magsasaka, mayari ng tindahan, mga utusan, guro, mananggol, doktor, at mga manggagawa. O yung mga manggagawa. Nandun sila sa ikatlong estado. Dahil iba't iba sila dyan, hindi sila maharlika, sila ay pinakamarami sa tatlong estado na yan. Tandaan yung estado na yan, ha? O, asemblya. Sa pambansang asemblya. Upang mabigyan lunas ang kakulangan sa salapi na kailangan ng France, ng panahong iyon ay minabuti ni Haring Louis na magdaraos ng isang pagpupulong ng lahat ng kinatawa ng tatlong estado noong 1789 sa Versailles.
Ayun. Sa pagpupulong na 'yon, siyempre, andiyan na naman yung mga estado. Unang estado, pangalawang estado, ikatlong estado. Hindi nabigyan lunas ang suliranin ukol sa pananalapi kahit pa nagpulong sila dahil hindi nagkasundo ang mga delegado sa paraan ng pagboto. Dayaan sa pagboto. Bakit kaya? Dati nagpupulong ng hiwalay ang tatlong estado. Matapos nito'y saka pa lamang sila boboto. Bawat estado ay may isang boto. Karaniwan na magkakatulad ang boto ng una at pangalawa. Minsan kalaaban nila ang ikatlo. Eh kaya lang, two is better than one. Talo ang ikatlo kung isa lang siya. So, dahil dito humiling ang ikatlong estado na may malaking bilang kasama ang mga burgis na ang bawat delegado ay, ng asembliya ay nagkaroon ng tigi-isang boto sapagkat humigit-kumulang kalahati ng 1,200 delegates ay mula sa ikatlong estado. Napakarami niya. Malaki ang kanilang pagkakataong maisakatuparan ang nais na reforma. Hello, Redome. Sampasin din yung tatlong delegado. Ah. Idiniklara ng ikatlong estado mula sa panukala ni Abcs. Isang pari ang kanilang sarili bilang pambansang asembliya. Noong Hunyo 17, 1789, inimbitahan nila rito ang una at ikalawang estado. Dahil rin sa panunuyo ng ikalawang estado, itinuloy pa rin ni Haring Louis the 16 ang magkahiwalay na pagpupulong ng ikatlong estado kung saan kaya sila ay nagtungo sa tennis court ng palasyo. Magkahiwalay ng pagpupulungan. Eh. So kawawa yung tatlong estado. Yan yung tennis court. Maraming mga pari at ilang noble o maharlika ang sumama sa at hindi aalis hanggat hindi na isa katupan ng kanilang layunin. Matapos ang isang linggo'y ibinigay naman ng hari ang kanilang hiling. Ang pagbagsak ng Bastille. Ayusin natin kasi nagkakaroon ng problema ang internet. Kakaroon ng problema ang internet. Next. Ano yung itong Bastille na to? Ang pagbagsak ng Bastille. Ang Bastille. Nagsimula ang kaguluhan sa Paris. Lumusob ang mga tao sa Bastille noong Hulyo 14, 1789. Ang Bastille ay isang muog na ginawang bilanggo ang politikal. Ang Bastille ay simbolo ng kalupitan ng lumang rehimen, nagapi ng taong bayan ng mga tagapagtanggol
tungkol sa buog kaya napalaya ang mga bilanggo. Ang hari at kanyang mga tagapayo bagkus ay kanilang inudyoka ng hari na ipaghanda ang ipahanda ang mga kawal sa pagkakataon maaaring sinimula ng pambansang asamblea ang mga reforma sa pamahalaan. Inalis ang natitira pang bagay na may kinalaman sa feudalismo at pag-aalipin. Winakasan ang kapangyarihan ng asamblea ang simbahan sa pagbubuwis. Sa takot ng mga hari at maharlika na maghanap na kapangyarihan ng mga magsasaka, dinitawan na nila ang kanilang mga karapatan, sinamsam ng mga tao ang mga ari-arian at binabasa ng bilang ng pari. Noong 1789, ng Constituent Assembly ang bagong katawagan sa Assembly National. Tinalitan siya dating Assembly National, naging Constituent Assembly. Ito ay nagpalabas ng bagong saligang batas. Ang pagbungad na pananalita ng saligang batas ay tungkol sa deklarasyon ng mga karapatang pantao at mamamayan. Binigyan din nito ang lipunan ng Pranses ay kinakailangan nakababatay sa mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Next. Makalipas ang dalawang taon, September 1779, ay lubusang napapayag si Haring Louis XVI na pamahalaan na ang France sa pamamagitan ng bagong saligang batas. Ang kapangyarihan ng mga nasa isimbahan at ng mga maharlika ay nabawasan din at ang halalan para sa assembly ang bubuo ng mga batas ay idinahos. Ngayon, nagkaroon ng revolusyon. Maraming mga monarko sa Europe ang labis na naapektuhan sa pagsiklab ng French Revolution. Takot sila na ang ganoong uri ng revolusyon ay lumaganap sa kanilang mga kaharian at pinangangasiwaan. Noong taong 1792 ay nagpadala ang Austria at Prussia ng mga sundalong tutulong upang talunin ang mga rebolusyong Pranses. Sa mahabang panahon ng pakikipaglaban ay tinalo ng mga rebolusyonaryo ang mga sundalong tumulong upang sila ipatigilin. Ang rebolusyon ay lalong naging malakas at malaki sa pamamagitan ng pamumuno ng isang abogadong nagngangalang George Danton. Siya si George Danton. Pinagsususpetsahan ng mga revolusyonaryo na posibleng ang mga nobel ng France ay bumubuo ng alyansa sa iba pang mga bansa.
bansa sa Europe upang mamuling ibalik ang kapangyarihan ng hari at tapusin ang revolusyonaryo revolusyong pinasimulan. Dahil ito dito ay hinuli nila ang hari at ng mga sumusuporta sa kanya at pinatay sa pamamagitan ng guillotine. Ano yung guillotine? Ayan, no? Tignan yung guillotine sa gilid. Ilalapad yun yung ulo ng tao tapos ibabagsak yung matalim na bagay hanggang sa maputol ang ulo. Yan ang guillotine. Inabag ang mga pangyayari ito sa France bilang September Massacres. Noong Enero 1793 ay napugutan naman ng ulo si Haring Louis XVI. Sa taong ding yun ay sinunod naman si Reina Marie Antoinette. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari ay dineklarang isang republika ang France. Reign of Terror. Marami sa mga bansa sa Europe, kabilang na ang Great Britain, ang sumama sa nasa digmaan laban sa France. Malaking bilang ng na mga nakababatang kalakihan ang pinuwersang sumama sa hukbong sandatahan upang idepensa ang bagong republika. Noong Abril 1794 ay binuo ng mga revolusyonaryo ang isang pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng Committee of Public Safety. Ang pinakamabisa at aktibong miyembro rito ay si Maximilian Robespierre, isang manananggol. Isang masidhing republikano, isa sa naging pangunahan niyang gawin upang may pagpatuloy ang revolusyon ay ang pagpapadala ng maraming sundalo na uubos sa mga kaaway ng republika. Hello, Sanchez. Ang mga kaaway na ito ay pawang pinatay sa pamamagitan ng guillotine at tinawag ang panahon ito bilang Reign of Terror. Ayun, guillotine. Siyempre, umabot sa 17,000 katao ang pinatay sa pagitan ng 1793 hanggang 1794 at may 20,000 naman ang mga namatay sa kulungan. Oh, yan nabuo ang directory. Noong taong 1794, nang umuwi na ang kapangyarihan ng mga revolusyonaryo at nakuha ng mga moderates ang pamamahala. Kabilang sa pinunong extremist ng revolusyon gaya ni Danton at Robespierre, ay pinatay rin sa pamamagitan ng guillotine. Yung dalawang yan, ng guillotine din. Napagwagian naman ng France ang kanilang pakikipagdigma sa mga bansang Europe, kaya nga ang mga ito ay lumagda ng kasunduan sa kaniya maliban sa Britain. Taong 1795 nang ang Republika ng Pransya ay gumamit ng bagong saligang batas na ang layunin ay magtatag ng isang direktoryo na pinamumunuan ng limang tao na taon-taon ay ihahalal. Ngunit ang pamahalang ito ay dinagtagumpay. Ito isa dahil lang ang pamahalang ay naubusan ng pera. Samantalang iba-ibang pangkatang pampolitika ang nagnais na hawakan ang pamamahala at maraming tao ang nais na bumalik sa monarkiya. So, ngayon, tandaan, ang absolute monarchy, isang uri ng pamamahala na kung saan ang monarko ay may ganap na kapangyarihan sa sambayanan. Nagtataglay ng walang limitasyong kapangyarihan politikal. Ang guillotine, ang pagpatay sa mga bilanggo sa pamamagitan ng isang gamit sa pagputol ng ulo. At ang Maximilian Robespierre, isang aktibong miyembro ng isang manananggol at namatay din sa pamamagitan ng guillotine. So, hindi pa rin bumabalik yung isang account. So, tayo ay nasa recitation na. Para magkaroon kayo ng recitation, syempre, kailangan nyong sagutin ang mga ito, ilagay sa, ikomento sa ibaba ang sagot. Number one, ano ang iyong limang natutunan sa araling ngayon? Number two, ano-anong mga salik ng Revolusyong Pranses? Binigay ko yung kanina.
Number three, ano ang pagkakaiba ng Rebolusyong Amerika sa Rebolusyong Pranses? Number four, sa iyong palagay, nakatulong ba sa mga Pranses, lalo na sa kanilang bansa, ang nangyaring rebolusyon? Bakit? Paliwanag niyo rin. Now, pasok tayo sa inyong module. Balik tanaw. Ayan, sasagutin-sagutin ang bawat tanong ayon sa nakaraang aralin. Isulat ang kasagutan sa isang papel. Anong polisiya ang natulak sa mga Amerikano na lumaban sa mga British o Briton? Ano ang number two? Ano ang nais ibabatid ng 13 kolonya na binuo nila? Ang unang Kongresong Continental. Ano yung ibabatid nito? Next sa module, gawain A. Hanapin sa letter B ang tinutukoy sa letter A. Ari-arian ng simbahan. Ano ba to? Sinamsam ng National Assembly upang maging pambayad. Paglusob sa pitan ng Bastille. Naghudya sa paglipat ng kapangyarihang pampamahalaan. Number 3, paglisan ng hari sa palasyo. Ay, mali pala. Number 2 pala yung ano, B. Number 3 yung A. Number 4, si Rousseau at Voltaire. Sila ay nagbigay ng kaisipang, ito, letter D. Ang kanilang mga kaisipan ay lumaganap bilang paghahanda sa digmaan. Legislative Assembly, sila ang tagapagbatas. Sa module na gawain B, buuin ang bawat pangungusap, panapin sa kahon ng tamang salita, isulat sa patlang ang sagot. Number 1, hanapin yung mga sagot. Ikalawa, ABCS, iba yung right theory, tennis court, Burgess, o bourgeoisie. Ang Maharlika ay kabilang sa anong hari ng Estado? Ikalawa. Isang pari na nagpanukala sa ikatlong estado, si Abisies. Isang paniniwala na ang kapangyarihan ng isang hari ay nagmula sa Diyos. Siyempre, divine right theory yan. Ang lugar kung saan nagkaroon ng pagpupulungan sina Haring Louis XVI at ang mga nasa ikalawang estado, nasa tennis court. At ang lima, ang tawag sa may pinakamalaking bilang sa hanay na mga ikatlong estado, bourgeoisie o burgis. Next, gawain si module pa rin. Punan ang mga katanungan ng sariling pangunawa na ayon sa mga nabasang teksto. Sariling pangunawa, ano ang sinisimbolo ng pagbagsak ng Bastille sa kasaysayan ng monarkiya sa France? Pagpapalit ng pamahalaan. Ilarawan ang kalagayan ng France sa panahon ng Revolusyon. Pasidhi, maraming patayan. Ano ang Reign of Terror? Bakit ito lumaganap? Dahil sa pagnanais na mabago ang pamahalaan. Patanggal ang antang ito, monarkiya. O sa paginilay naman, binabati kita sa matagumpay na paggampan sa ating mga gawain. Ngayon naman ay bigyan mo ang sarili ng pagkakataon na makapag-isip at makalikha ng isang poster na magpapakita ng damdamin ng mga ordinaryong tao sa Pransya patungkol sa Rebolusyong Pranses. Ilagay sa iyong bond paper ang poster sa pagpupuntos. Miyempre, may rin 5-4-3-2-1 yun. Depende sa pagkalikha niyo kung may naka-align sa topic. Now, andito na tayo sa part na pinakahihintay nyo. Ang problema, ang hirap pag-monitor kasi bumabagsak ang smart ko. Paano ba ito? Banggitin mo na lang yung ano, yung pangalan ng mga kasagot.
Hindi. Ay, makikita ko dito yan. Wait lang. Ayaw, bumabagsak. Sanda na ba kayo? Say hi muna para makita ko kung merong tao na. Para ito rin natin itong quiz. Ayan. First 10 got correct answers. May 10 piso. Sana lumakas yung smart para sa kono. Teka lang ah, wait lang ah. Teka lang. Add na kita. Add na kita. Ha? Hindi pa kita inaano. So, yon. Nawawala ang hi, mambuhay. Ready na? Sana hindi bumagsak yung internet ko. Kailangan ko ng monitor. Hi, Vargas. Labas ko na yung unang tanong. Hindi ka ba dyan yung nagko-comment? Ay, nakikita pala. Nakikita yung nagko-comment. Nakikita yun. Sige, sige. May monitor na ako kahit magbumagsak tong smart. Buka dyan, Mark. Okay, ready. Para sa unang katanungan, 10 peso. Tantanan. Yeah, unang tanong. Siya ang kasalukuyang kalihim ng kagawaran ng kalusugan. Sino siya? First 10 persons na makachat may 10 peso each. Go na. Sino ang kalihim ng kagawaran ng kalusugan? Department of Health. O, sagot na. Walang sumasagot. Huwag kayong mahiya. Ah, sige, kakanta ko ng 20 ha. Pag walang sumagot, close. Pangalabagong tanong na. 10. Ay, 20.
19, 18, 17. Ay, may sumagot na. Sige lang. Nicole Sanchez, number 2. Meres, 2. Uy, binura ni Humeres. Ayun, si Bumbuhay, Pablo, Emplica, ito na, Blay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apat pa. Ano? Vargas, tatlo na lang. Hindi ko yung mga nakasagot ng tama. Sanchez. Implica. Pablo. Bumbuhay. Humeres. Blay. Vargas. Montilla. Ignacio, isa na lang. Lana, isa na lang. Sige. Five, count to five, ha? Five, four, three, two, one. Next question. Ang NCR at lima pang lugar ay nasa anong level ng quarantine sa kasalukuyan? NCR plus five. Anong level ng quarantine sa kasalukuyan? Go! Pablo. Vargas. Bumbuhay. Pangatlo na. Pito na lang. Humeres. Implica.
Blay. Hanim na. Sanchez. Montilla. Dalawa na lang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next question. Siya ay idol sa tanghalian na tumutulong sa pangangailangan at lumulutas ng simpleng problema. Nag-iisang idol lang yan sa tanghalian. Sino yan? Kung nanonood kayo ng telebisyon. Sino si idol? Implica. Ano rupi ito po? Mali. Mali spelling mo. Yan, si Pablo, number one. Mali spelling mo, Blay. Two, implica. Daphne, mali spelling mo. Ignacio, three. Omeres, four. Montilla, 5. Blay, 6. Bumbuhay, 7. Okay. Ignacio, natawag na kita Ignacio, di ba? Vargas, 8. O, count 10. Count to 10 na tayo, ha? 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Sanchez, 9, 5, 4, 3, 2, Wow, next question. Sa bansa sa kasalukuyan na dumaranas ng mass cremation dahil sa COVID-19, anong bansa sa mundo ang dumaranas ng maraming cremation dahil sa dami ng namamatay sa COVID-19? So kung nanonood kayong balita, nagbabasa kayo sa FB, makikita nyo yan. Anong bansa yon? O, kakaunta ko ng 30 ha, pag walang sumagot. Sasabihin ko yung sagot. Thirty. Pablo. Montilla. Blay. Bumbuhay. Ignacio. Five na. Homeres, 6.
Sanchez 7. Implica 8. Dalawa na lang. Wala na. Vargas. Isa na lang. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Next question. Ano ang paksa ng aralin ngayon? Thirty, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Okay, Pablo, number one. Buong buhay. Blay. Sanchez. Homeres. Montilla. Anim na. Vargas, 7, Ignacio, 8, last 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oh, part 2 na tayo. Tamang sagot, may premyo part 2. Ito mas maganda to. Unahan to. First 10, got correct answer. Dapat 5 lang, di ba? First 5 lang, ha? Got correct answers. Meron kayong 20 pesos. 20 piso. Ready na? Ah, sige. First 5, ha? Kung nakinig nga kayo, masasagot nyo agad to. Okay, first. Number one. Ang Maharlika ay kabilang sa anong hanay ng estado? Unang estado? Ikalawang estado? O ikatlong estado? For 20 pesos, itype na ang sagot. Oops, mali Pablo. Mali Montilla. Implica. Pablo. Sanchez. Homeres. Blay. O, 5 na. Tapos na. Next question. Thank you.
Next question. Isang pari na nagpanukala sa ikatlong estado. Sino kaya ito? Si RCS, Haring Louis the 16th, Maximilian Robespierre. No, sige na, type na yung sagot. Ang unang lima, mananalo. Pablo. Ang tamad o, abi lang. Bumbuhay. Tatlo na lang. Sanchez, dalawa na lang. Montilla. Isa. Ano yung isa na yan? Blay. Next question. Isang paniniwala na ang kapangyarihan ng isang hari ay nagmula sa Diyos. Cogito ergo sum. Divine right theory. Absolute monarchy. Alin dyan? Dapat kumpleto yung sagot, ha? Hindi pwedeng shortcut, ha? Implica. 1. Pablo, 2. Abugan, lumitaw ka rin. Mali spelling, pero okay na yan. Ayan, binago niya. Vargas, 4. And last one, sino? 5. Bumbuhay. Next question. Ang lugar kung saan nagkaroon ng pagpupulungan sina Laring Louis the 16 at ang mga nasa ikalawang estado. Sige, pagpipilian ay Burgosi, tennis court, at basketball court. Saan pa nag-meeting? Ignacio. Pablo. Ano pa? Implica. Humeres. And Kinilas. Bumbuhay. Next question. Ang tawag sa may pinakamalaking bilang sa hanay ng
mga ikatlong estado. Ano kaya yan? Burguesi, Maharlika, mga pari. Alin dyan? Ten ten ten. 20. Implica, number 1. 19. Pablo, ikalawa. 18. 17, Bombuhay, ikatlo. 16. 15. 14. Homeres, and Sanchez. Tama. Next question. Ang pagbagsak ng Bastille ay napalatandaan na ang mga tao ay naghahangad ng ano? A. Kalayaan. B. Pagbabago sa pamahalaan o bagong kulungan. Ano ang palatandaan ng pagbagsak ng Bastille? Ang Bastille ay isang kulungan. Pinabagsak ba nila ang Bastille, ang kulungan, para magkaroon ng bagong kulungan? Ano ba? Ano ang tamang sagot? Twenty. 19. 18. 17. 16. Vargas. Pablo. Princess Ignacio. Sanchez. Last one. Blay. Next question. Ang ikatlong estado sa Pransya ay binubuo ng pari, Maharlika, o nakararaming tao sa pamahalaan. Hindi kasama yung di sundalo, ha. Hindi lang nabura yan. Epal lang yan. Tatlo lang ang pagpipilian. Implica. Number one. Pablo. Number two. Antay na ba nakakasagot si Implica sa Pablo, ha? Kayo na yata maraming Pomeres, ikatlo. Kayo yata pinakamaraming ano ngayon, ha? Premio, ha? Abugan. Hoy, Abugan, hindi mo pa hiningi sa akin yung ano mo, unang premio mo, ha? Chat mo ako mamaya. Sanchez. Five. Abugan, ha? PM mo ako mamaya. Next question. Siya ay isang Bourbon na na ang pamumuno ay absolute. Sino kaya to? Haring Louis the 16, Reina Maria Antoinette, at si Danton. Yan, sige. Sa next na ang natin live, ano, gagawin ko ng tento itong part na to para maraming makaano. Invite niyo yung iba para maraming magkaroon ng load. Para hindi kayo nahirapan.
Kung wala, may wala kayong panlodi, yan na yun. Diba? Best na turo ko sa inyo. O, sagot na. Humeres. Vargas. Sanchez. Ignacio. Abugan. Five. Next question. Binuo ng mga revolusyonaryo ang pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng Committee of Public Safety, Constituent Assembly, Pambansang Assembly. Double spelling ng Assembly. Dapat isang S lang yan, Tagalog kasi. Sa next na live natin, di ba, next week. Invite yung ibang section. Para may load din sila. Malay mo, manalo sila. Di ba? Manalo rin sila. Di may load din sila. Alaban nyo nga lang. Sa pag nag-live ako, karadiwan, ang daming wala. Later lang pinapanood. Kaya naglalagay na nga ako ng load eh, para sakali, di ba? May pambawi. Pabilisan lang ang sagot. Wala lang sagot? Sana yung mga sagot. Nagkopyaan ang sagot. Oh. Mali ang sagot. Alin, alin, alin ang tamang sagot? Piliin kong alin ang tamang sagot. Piliin, piliin para di magkamali. Ginagaya ang sagot ng iba. Yan, si Sanchez. Number one. Pablo, number two. Mali pa spelling. Abugan, three. Four. Bumbuhay. And five. Sino? O, isa na lang. Ayun, si Vargas. O, next question. Yun. Misan, ano, late dumarating sa akin sa screen ko kasi nga, naglolo ko tong smart ko eh. Ito yung pang-monitor ko sana.
no? Susunod, bibili tayo ng ano, ng internet na malakas. Na yung malaking antena na para hindi nag-lag. Pag sino yung lumitaw sa screen, yun ang official natin. Ha? Kasi nag-lag eh. Para sigurado. Minsan kasi, na-send yun na, pero hindi pa lumitaw sa akin. So, pag lumitaw dyan sa screen, ibig sabihin yun na yun, lumitaw na sa akin. May nag-type, hindi ako nag-type niyan, yung controller. Okay na, yun na, next question. For number 10, sila ang grupong extremist na pinapatay sa pamamagitan ng guillotine, yung pagpugot sa ulo. Minabagsakan ng matalim na bagay. Sino 'yon? Yung grupo na 'yon. Danton and Robespierre, Voltaire, Marie Antoinette. Sino diyan? Next week pala sa live natin next week. Kailangan nakasubscribe kayo dito para pag nag-live ako, madali nyo makita. Pero mag-advise naman ako ahead of time. Magbibigay ako ng ano, na special na tanong. Special na tanong, tapos mas pataas yung price nyon. Hanap tayo sponsor para may pang-load kayo. Ayun, si Pablo. Homeres, number 2. Ignacio. Vargas. And, sino uli? Sanchez. Yan, nagtatapos ang 10 tanong. So, good luck. Congratulations sa in advance sa mga maraming nasagot na tama at nabanggit ang pangalan. Next week, sana malakas ang hirap pumalap ng pagkakataon. Laging lag-lag eh. Hindi ko alam nangyari sa internet ngayon. Lahat na apektuhan. So, ang gagawin natin, ano, ha, yung mga mag-a-add ako ng tatlong ng question, special questions para mas mataas naman yung price doon. Pero medyo mahirap, may challenge ang sagot sa unahan. Invite yung iba na makanood para may load din sila. No? Pag maraming manonood, i-adjust ko kung gaano karami ang pwedeng sumagot para marami ang pwedeng manalo. Liwanag. At huwag niyong kakalimutan, i-share niyo to. Invite niyo na yung ibang section. Pwede silang sumali sa atin. Total lesson naman to eh. Pahat grade 8 natin sa eskwela niyo. Pwede silang sumali sa ating online pa-quiz. Basta manonood kayo ng ano, ng lesson. Ha? Pati yung gumagawa ng module para hindi magtanong, sinasagutan na natin dito. So, maraming silang lusot dyan. Okay? So, huwag kakalimutan, please like and share and subscribe this channel. Share nyo rin to para maraming nakanood. Maraming pong salamat. Good night, everybody. Congratulations sa mga nanalo. Ipo-post ko yung mga nanalo sunod. I-chat nyo ako. Yung mga nanalo, i-chat ako ha. May kopya ako nyan. Di may madudubot siya ko naman. Thank you rin, Implica. Tuloy lang manood ha. Manood, makinig. Hello, Bly. Bye, sir. Bye, Bly. Thank you rin, Ignacio, sa panonood. And Montilla. Pablo. Thank you, Ignacio. Salamat. Hoy, abuga na. I-PM mo ako pagkatapos nito, ha. Kung ayaw mo ng load, bibigay ko sa iba. Okay. Thank you sa lahat. Mag-sign up na tayo. Masyado ng isang oras pala to. Goodbye, everybody. God bless. Stay safe.
Lagi mag-wear ng mask, wag gala-gala. Maraming COVID ngayon tulad sa India. Maraming namamatay sa COVID. Tayo maraming may COVID dito. Para hindi na tayo ma-ECQ, maging GCQ na tayo, mag-ingat, sumunod na tayo, ha? Para lahat tayo makalaya na sa pandemic na to. Sumunod. Be safe. Goodbye. Thanks for watching.